Okay, game, geotech or soil mechanics layo. A soil has a unit weight of 16.604 kN per cubic meter at 50% saturation. If the saturation reaches at 75%, the unit weight raises to 17.704 kN per cubic meter. Determine the void ratio in specific gravity of soil. Okay, so ano mga given natin? So una sabi yung soil daw may unit weight na 16.604 at 50% saturation. 50% saturation, so meaning, ano nga ba pag sinabing degree of saturation? Pag sinabing degree of saturation, yung S natin, di ba, equal yan siya sa volume ng water over total volume ng voids. So, since 50% meaning kalahati ng voids na fill ng water, meaning yung soil may tubig, hindi siya dry. So, sa ganito, case na to, gagamit tayo ng unit weight ng moist. Unit weight moist or unit weight wet, may tubig, basa siya. So, anong general formula natin dito? So, general formula natin dito is unit weight of water times specific gravity of soil over 1 plus E times quantity 1 plus W. Diba? Yan yung ano natin, formula. Okay. So, at S is equal to 50%, ang unit weight wet daw natin is 16.604 kilonewtons per cubic meter. Then at S is equal to 75%, ang unit weight wet natin is 17.704 kilonewtons per cubic meter. Ayan. So dito, sakto, ang inahanap natin is, check natin isa-isa. Meron tayong unit weight ng wet. Okay, check. Meron din tayong degree of saturation, pero wala sa equation natin. So, babalikan natin. Ang hinahanap natin is void ratio. Ito, tsaka yung specific gravity. So, meron din tayong unit weight ng water. So, ito, alam na natin agad to. This is 9.81 kilonewton per cubic meter, di ba? So, ang hinahanap natin is, I mean, ang given pa natin na isa is degree of saturation, pero ang nandito is yung ito, yung water content. Paano natin magagamit, ma-apply yung degree of saturation sa formula na yan? Okay, dali lang yan. So, may isa pa tayong formula. Di ba mayroon tayong tinatawag na guess? Ano ba yung guess na yan? Okay. So, specific gravity times the water content is equal to the void ratio times the degree of saturation. Since sa formula may W tayo, sorry, sa formula meron tayong W o water content, and ang given natin is degree of saturation, pwede natin isolve ang equation na to for W. So, mangyari, magiging W is equal to ES over G sub S. Ayan. So, ito na yung mga halagang equation natin. Kasi marami yan eh. Ito, bali, i-derive lang natin muna ngayon. So, kung di ka, kaya dito kasi hindi mo kailangan magsaulo, kailangan magaling ka sa concept. So, ayan lang yung mga halagang formula. So, substitute natin. Unit weight wet is equal to unit weight ng water times specific gravity all over 1 plus E times quantity 1 plus ano tong W na to, ito substitute natin, ES over G sub S. Okay. So, dito si-simplify lang natin to. So, ito ko na lang sulat sa baba. So, unit weight ng water times specific gravity ng soil plus 1 plus E times, ano to, denominator G sub S. So, multiply sa 1, G sub S plus ES. Yan. So, dito maka-cancel na to, no? Okay. So, magiging unit weight ng water times quantity G sub S plus E over S all over 1 plus E. Then, lagay natin unit weight wet. Ayan. So, meron na tayong magagamiting formula. Ito yung working equation natin. Kasi, nandito na yung unit weight ng wet. Meron tayo, alam natin yung unit weight ng water. Hinahanap natin na void ratio. Ito, di ba? Hinahanap natin na specific gravity.
Then, ito, may given tayo na moisture content. So, since meron tayong ganito, dalawang case, so magkakaroon tayo ng system of two equations. So, sa substitute natin, so una, unit weight, so equation 1, sabihin natin, 16.604, substitute na natin ito sa equation, is equal to, anong unit weight ng water? 9.81, times GS din natin alam, plus void ratio din natin alam, times the degree of saturation, 50% or 0.5. All over 1 plus E, hindi rin natin alam. Then, equation 2, this is 17.704 is equal to 9.81 times G sub S na hindi natin alam plus E times degree of saturation 75% or 0.75. Yeah, sorry. Oops, ayusin ko lang sulat. Yan. Then, 1 plus E. So, meron na tayong dalawang equation, system of equations. So, solve na lang natin to. So, paano natin ito masasolve? So, maganda gawin, discard nyo yan. Algebra lang to. Pero, pwede natin gawin is, solve na lang natin in terms of GS. Kasi, nakikita natin dito, siya lang isang variable lang to, yung E dalawa. So, multiply each side na lang ng 1 plus E. So, magiging 16.604 times quantity, idiretso ko na lang ah. Kasi ita-times mo rin to eh. Times 1, so plus ulit. Then 16.604 times E. Ayan. Is equal to, itong 9.81, diretso ko na rin ah. 9.81, magiging G sub S na siya. Plus, yung 9.81, multiply mo sa 0.5. So, magiging 4.905E. Ayan na siya. Then sa kabila, ganun din. 17.704 plus 17.704E is equal to 9.81 G sub S plus 9.81 times 0.75. So that is 7.3575E. Ayan. So, isolate lang natin, ililipat natin sa kabila. Algebraic manipulation lang to. So, ito mapupunta dito sa kabila. Mapupunta rin yan sa kabila. So, 16.604 plus, calculator ko na lang agad. 16.604 minus 4.905. That is 11.699E. Is equal to 9.81 G sub S. Then, sa kabila, ganun din, 17.704 plus 17.704 minus 7.3575. So, that is 10.3465E is equal to 9.81 G sub S. Ayan. So, since okay na yung equation, so subtract na natin to para makancel to, di ba? 0 is equal to, subtract natin tong kabila. 16.604 minus 17.704. So, this is negative 1.1. Plus, kasi mas malaki, 11.699 minus 10.3465. That is 1.3435E. Ayan. So, solving for E, didivide mo lang, lilipat lang sa kabila. So, 1.1, divide mo yung answer na 1.3. So, that is 0.818757. 818, tama ba sa calculator? 57. So, this is E. So, or approximately, ang value na is 0.82. Ayan. Check. Then, solving for G sub S. Lalapat mo lang yung answer mo. Kung sa calculator rin dyan, answer yan gamit mo. Answer. So, pwede ito. Itatype mo lang tong equation na to sa calculator. 16.604 plus yung quantity mo. So, tago mo sa loob ng quantity. Quantity plus 11.699 times answer. Didivide mo ng 9.81. Sige, kailangan ililipat mo sa kabila isa ibaba. So, ang sagot is, G sub S natin is 2.6689.
0.974 or approximately 2.67. Ayan. So, ito na yung sagot, ang void ratio at specific gravity. Thank you.